Hi guys! Our topic for today is yung about tayo, paano tayo nagpa-price ng ating mga paninda guys. Yung halimbawa, sabi nila, paano mo malalaman yung tubo mo sa kada items mo na binibenta mo. Kahit na alam naman natin na halimbawa per kaha, kung magkano na yung tinutubo natin sa isang kaha ng sigarilyo. Lalo na ngayon na medyo tumaas yung sigarilyo. Hindi talaga medyo, talagang tumaas pala talaga ang sigarilyo ngayon. At lahat din ng mga pangrekado natin sa ulam guys, eh, may mga paninda rin tayo sa sari-sari store. Lahat ng nagtaasan, sibuyas, kamatis, siling berde, lahat talaga tumaas ngayon guys. Kahit na po yung karne ng baboy at saka manok, kahit na po isda, eh, talagang tumaas po talaga ngayon. Talaga napakataas po talaga ng bilihin ngayon guys. Kaya dati nga eh, pag nagsisigang tayo ng ako, nagsisigang ako halimbawa ng bangus, dati tatlong pirasong siling berde ang nilalagay ko. Ngayon isa na lang, hinahati-hati ko na lang kung medyo maaba, na tatlong hati ko na lang guys. Kasi para tipid-tipid din tayo sa Ricardo. Yung sibuyas naman eh, malalaki ngayon ang mga sibuyas, yun ang pinakamura, yung malalaki. Kaya ginagawa ko, hinahati ko na lang yan guys, hindi ko na inaisang buho kasi para makatipid din tayo sa mga Ricardo. So guys, balik tayo doon sa topic ko sa pagpa-pricing ko sa aking mga paninda. Eh, dati na pricing ko na yung mga dilata ko, yung lahat ng mga ano ko. So, paano ko naiisip na ako ay tumutubo kada may bibili sa akin, guys? Yun ay yung pag may bibili sa atin ng kahit na isang pirasong items, iniisip ko na tumubo ako dyan ng piso. Halimbawa ng sigarilyo, guys, may bumili sa akin na tatlong sigarilyo. Ang iniisip ko ay tumubo ako dyan ng tres. Pag bumili naman siya ng bigas, ay tumubo ako dyan ng lima. Yung kada may bibili sa akin, parang isip ko, parang yun na yung pinakasahod ko, yun na yung pinakatubo ko talaga, yung mga ano natin, mga items na bumibili sa atin. Halimbawa, bumili siya ng 10 items, eh ang isip ko doon, eh 10 piso yung tubo ko. Pero hindi naman talaga lahat, eh nasa ano tayo, nasa ano, 1%. Ibig sabihin, hindi naman natin paninda natin, eh puro 1% lang. Minsan, pag dilata, meron tayo dyan 5%. Pag bigas, meron tayong 5%. Pag sa ibang mga ano natin, mga cold beverage, mga soft drinks, mga ano, eh tubo tayong 3%, 5%, hindi naman lahat 1%. Parang yun na lang yung binabase ko sa ano ko, pinakatubo ko, na kada may bibili sa akin, eh meron akong piso. Diba guys? Kaya sa atin ng mga nagtitinda ng mga sari-sari stores, sinasabi nila na ang tsaga-tsaga mo naman magtinda, eh papiso-piso lang naman ang tinutubo mo dyan. Eh naiisip ko na lang, kaysa naman ako nasa bahay, di ba guys? Maganda na yung kada tayo mo, may bibili sa'yo, may dumarating sa'yo na kahit na piso-piso. Hindi nila alam, ang piso-piso na yan, pag naipon maghapon, magkano rin yun sa'yo dyan guys? Kaysa naman naghihinilata ka, nanonood ka ng TV, o kaya nagaano ka, nagsiselfone ka, na hindi ka naman kumikita. Mas maganda na yung ganitong nasa bahay tayo, naka-standby lang tayo, pero kahit paano, kumikita tayo, di ba? Katulad ng pagpapaload, di ba guys? Pag may nagpaload sa atin ng 100, magkano rin yun sa atin doon, guys, di ba? 7 pesos, 8 pesos, ganyan. Pag naman mga 50, meron tayong 5 pesos, 3 pesos. Pag ano naman, 10 naman na ano na load, meron tayo dyan ano, 3 pesos, di ba guys? Kasi may mga centavos pa yan ng mga ano, ng mga nakalagay. Kaya kada yun ang iniisip ko pag may magpapalood sa akin, ay nagpalood si ate, di ba? Pag magpalood ang 50 yan, meron ako 5 pesos. Saan ka pa maya-maya meron 5 pesos? Maya-maya meron 5 pesos. Maya-maya may bibili sa'yo ng kalahating kahang sigarilyo. Wow, may 10 pesos ako dyan. Diba? O 12 pesos pa nga kasi yung Marlboro ay 24 ang tubo natin kasi 116. Diba? Tapos 140 yung labas niya. O diba, meron tayong 24 sa isang kaha. O diba guys? Makailang kaha ka sa maghapon, sa Marlboro, sa Mighty, sa Fortune, sa Winston, 'di ba guys? Oh, 'di ba? Kahit mag-isa-isa ka na lang kaha diyan sa ano na 'yan, sa ilagay na lang natin tigti 20 pesos yung tubo natin diyan, 'di ba guys? Meron tayong 100 pesos, pero hindi lang naman yung mga kahang napapaubos natin sa isang araw, 'di ba guys? Kasi meron namang bumibili ng kaha-kaha, may bumibili rin ng tigkakalahating kaha, maliban doon sa may patatlo-tatlo, may pagdadalawang kaha. So, pag naiipon natin yung mga tubo natin na yan, guys, imagine mo, malaki yan. Kaya lang, inikot-ikot natin yung benta natin hanggang sa lumalaki na lumalaki.
Diba guys, katulad sa akin, yung puhunan ko dito is start ko is 10,000 pesos. So ngayon, pag ini-estimate ko yung aking mga paninda lahat-lahat, eh nasa ano na siya guys, nasa 100,000 na siya lahat-lahat kasama na yung mga, kasi malaki ang puhunan ng mga dibote, yung mga alak, yan ang malalaking mga puhunan. Pero dati nag-start lang ako guys sa 5 case na red horse lang dati doon sa dati kong tinitirahan. Tapos utang pa yung guys, napautang ko weekly, yan sigarilyo. Limang kahalang din, ikot-ikot ko lang yun guys. Kasi minsan may bumibili, may utang, may bumibili, utang. So takbo-takbo lang din kasi malapit lang din kami doon sa pintahan ng ano. Ano, magkano isa? Ano, 7. Di ba 3 sampe, 3 bente? So ayun guys, balik tayo. Medyo nakalimot ako kasi maraming bumili. Hindi ko na natandaan kung ano yung last na sinabi ko. Hindi pa naman ako marunong mag-edit guys. So ayun nga guys, sa tuwing may bibili, meron tayong piso-piso na tinutubo sa kada items. Ayan guys. So, tapos, yung katulad nila dito mga miswa, mga sotanghon ko, ganyan, ako nagre-repack niyan. Kalahati halos ang tubo natin dyan. Hindi lang piso ang tubo natin kada isang piraso. Kahit sa asin o sa mantika, lalo na sa mantika, mas malaki ang tubo natin pag tayo yung nagre-repack. Chlorine, ganun din. Yung paminta, bawang, yung durog na paminta, lahat ng paminta, ako lang ang nagre-repack niyan guys. Mas malaki pag tayo yung nagre-repack, yung mga tuyo, mas malaki ang tinutubo natin dyan guys. Kaya sa pagtitindahan, hindi lang yan sasabihin na ay, sari-sari store lang yan, ay, piso-piso lang ang tubo dyan. Tsaga-tsaga lang tayo guys, kung matyaga tayo sa pagre-repack, matyaga tayo sa pamimili, sa kung ano yung kulang. Dapat kasi maagap tayo sa mga may kulang. Ako, pag may kulang ako, yan, pinapatakbo ko na kagad si mister ko sa palengke para pag sa susunod, meron na akong stock kasi mahirap yung kada pupunta yung customer natin. Eh, wala tayong may bintay. Minsan nangihinayang tayo kasi dapat ano na yun eh, yung benta na natin yun. Kumbaga kung mga tatlo yung mga wala sa atin, malaki na rin bagay yung 3 pesos. Kada piso guys, mahalaga. Kaya nga, diba, sa panahon ngayon, dapat talaga eh, maging wise tayo sa ating pamumuhay, sa paggastos, hindi basta-basta ganun-ganun.